Manipod ka sa bayan ng paglangan? Bible sa? Isang pag-Bible? Oh, why Bible, cellphone, netbook, laptop? Wala. Atong tanawon ay unang Kronikas, 28:8. Ugatok ang Solomon, ingon siya, ikaw Solomon, anak ko, tamda ang Diyos na isa imong amahan o alagala siya sa bukos mong kasing-kasing. Ug huna-huna, kay ang Ginoon nagsusi sa kasing-kasing sa tanan o nasayon siya sa tanang laraw o huna-huna sa tao. Muna ang Diyos na itong ginagan. Nasayon sa huna-huna o gilaraw sa tao. Everybody see, praise the Lord. Kung pangitaon mo siya, imo siya makaplagan. Apan kung siya isalikway mo, talikdang kausap niya. Hangtod sa hangtod. Di nung maong kautuhon, magwali ko sa jing na gigon, set ye the Lord and His presence. Set ye the Lord and His presence, and you will be for me. Lord God, I bless ang imong pulo, at law, tingsimba, ang imong katawan, maghimusa lamang once a week sa imong palay, tingunan, sa katuyuan, na magkataon, ang anong kalat, sa pulang na naghatag o kinapulo. Diyon ay ang inyong ulitin, gamita, o padalangin, kininginong katawan. Kaming tanan na din ay hibawa na magawas kami na magdala sa mga panalangin kanino. Diyon ay ang araw. In the name of Jesus Christ, I pray. Palagpatan ako ang Diyos. Hallelujah! Balik mo sa paglingkot. Away karoon ni Pacquiao. Pero dili na excited kayo ang mga tao. Sukat si Pacquiao, nagsukul-sukul kang Duterte. Di na kayo, no? Lahi sa una ang iyang mga away, diingon pa ni Pastor Ray, murag muhunong ang kalimutan. Murag muhunong daw pagtunyok ang kalimutan, muaway si Pacquiao sa una. Tinuod man, tanaw ni mga kalsada, huwag magdagan po at tricycle, huwag magtubil sa mga gasoline station, kahit ang mga pagboy na lingaw po tanaw sa salida. Pero ganun, lahi na. Di na kahit salitin. Ang po, isuporta pa baka sa presidente. Gusto magpaglaging ulapan kung presidente po sila. Tingnan pa ni Kibuloy, kung ikaw may mag-presidente namin, para ng isang aeroplano, ang mga tao ang sumakay, pag kayo, ang aming sasakyan, ang damas ko na siya sa aeroplano, kay mapahama kita kita lang. Kaya dilig ka para pang-presidente, pag kinuho ko kayo. Amen. Punto sa kundi ng tabo sa Pilipinas kung si Pacquiao tungkol na presidente. Amen. Kaya ang dananda ang mga squatter, kuha niya pa lang. Gito ba ang puna? Sa Amerika, usakan dato na nasot ang Amerika, din ang isurubin na ang hapong sila yung mga squatter. Gipakitaan paagi daw sa gobyerno sa Amerika nga himuan silang bahay, anong mawa sila dito sa area sa squatter, apan lagi na squatter sila, ang ilang mentalidad na puyo sa squatter, didawat nila ang balay, ibaligya, paghuman, balik sila sa squatter area. Doon saan pa daw, mga balay ang taga-squatter.
Dahil ang ilang hunak-hunak sa guys quarter, bumalik na ngayon dito. Everybody say it, please hello. Huwag kining maong laban ng mga eleksyon at soon. Praise God. Huwag tala, magpabilin ang linya unta ni Duterte, no? Ito mo sa dabao at kung pagkasal sa anak sa dagaman, hindi na ako sa isang istorya sa mga tao sa punto ninyo. Ngunin lang. Kamatay mo mo na huwag kaayo disputi si buong Marcos. Kaya basin daw sa last hour mo ng strategy na ni Duterte. Sa last hour, ang mag-uban, Marcos o Sara. Kaya kung si Marcos o ang presidente, nakapirma ang kayamanan gold na giniposito sa World Bank, kung ma-presidente si Bong Marcos, mapirmahan niya, marilis ang kayamanan mabalik sa Pilipinas. Muna, isoon sa mga plano-plano. Hungihong sa politika. Ako ipabuhat at mapasalamat ka ninyo sa inyong la-offering na expenses na pagtambog sa ministerial meeting na ito magkahapon lang daw. Ang atong naandan dyan, membro, tigulang lapos pag-alagad. Kung basihan ang edad, you are now 31 years old in that. Damas ka man andoy, kaya taas na lang po tayo. Kung pilangin ka po yung pag-abot sa mga Pirulino, isa ka po uban na nag-anbay, kung pilangin ka po yung maupunay edad sa inyong pagpaganaan. Kung mag-iskutan 30 years, hangtong ka na. Everybody see you, praise the Lord. Naanda na po na kung magkagamatan pa na lagi, lahigin na po ang iyas nyo. Busang lang po piring ninyo, anong digal ang mong travel, ako ni Sinti ang ikapulo na po kuhit welfare. Mas nindot mo lang mabiyahin ka, kumpiyansado ka, basta nagsunod ka sa inyo. Di tanuntungan, bisa na sa simahan, iltihan ka. Kapatid ka ang mga pagwali about giving, tis ka ko siya ito mga nandar. Liktaganahan, ka-guilty ang naasa ako. Pero, kung atong sundan lang ang ngayon ka, magkinabuhit ka, matagad lang, kanawas mo, kumpansado, kay doon ay Diyos tinuro na ako hindi pa malam. Practice na mo na kanihi sa wapay pandemic during conferences. Ako nga mo ba mga pastor na buhat pa kanihi. Ang budget na inyong ihatag na mo papunta ang general conference. Kung 20,000 ang na-raise, ako daan ilain ang 2,000. Dapat di na unta kumuhatag, kagibuhaan ang anak ninyo. Pero, unsa niyabot sa buha, na blessing kay diha na manak mabalik sa huwa ang binibisyo. Everybody say praise the Lord. Ang atong tunol kaya ang word of God at something. Blessing is the day done to receive. Ang blessing wa sa day ang wa sa receive. Ang blessing na sa day. Kung naghatag mo gireceive ko na kumuhatag kamunay mapanalaginan. Anong mapanalaginan ko? Mapanalaginan ko ang Diyos na katita niya na mag-bless ang Diyos na natong talan. Hanggo ang Diyos magpag-ubo sa atong pagpag-ubo. Tanawa, pag-abot sa Manila, kahit ang taga-probinsya kay magpanon man at magsakay sa jeep, tumiis o bitaw sila sa jeep, tanda nilang pitaka. Ginuli sa Makati, sumbong kang Pastor Umpan. Pastor, ditulis si Messa Jeep. Sabi,
Pero kung kumpensado ka, nagsunod ka sa Diyos, huwag kaya na ikandunan. Ang Diyos na ibahala, magantay sa matulisan. Palagpag sa Diyos. Hallelujah! Di ba sabi, kung didasin siya ng presbiter, kanina o pag-ayo, yung panahon sa kalimutan na di-practice na ang bangun. Kaya ang ato mga pastor, mga bahin, doon na po'y nagabakuna. Oh, naana. Pero ang stance atong presbiter, mientras wapay balaot na mandatory, padayon pa siya mag-observe. Pero matod pa niya, ayaw kabalata kami ang nakakunahan. Ayaw kahadyo, ayaw kabalata. Labaw niyo, di kabalata, ang wapay nakuna. Kaya ang nakakunahan, ang wapay nakuna. Ang protection sa Diyos na alaan ang diba. Amen! So what are you? Mag-truyot na division sa simbahan. Pero na sa gandaan, huwag maging mong patakuna. Depende lagi. Ikaw sa mong presbiter, kung ang intensyon sa kalibutan, ang takuna ng hatag o daotan nato sa tao, ang Diyos makain mong ihapon ang protection kaya huwag man ako na tulunga. Amen. Everybody see, praise the Lord. Salamat kay ipaluang luwag sa presbiter ang ato mga lugan. Everybody see, praise the Lord. Magawali ko dito mong tanon, set yet alone and His presence. Not only for seeking God. When we seeking God, we must to set His presence. Everybody see, praise the Lord. Palagpangan ng Lord Diyos pa na yun. At unay na puno kamangasaan sa Diyos, ilista. Niyadong mga tao na nakita kanila. Number one, seek Him and receive rest. To seeking the Lord is to receive the real rest. Ang pagpangita daw sa Diyos, sa tinuod ng kapahulan. Amen. Pusa, kung mamatay kita, di na kailangan buktangan rest and peace. Kaya ang rest and peace diha ka na di kinahanglan sa taong buhay pa. Di na agay ibukang sa taong patay na. Pwenta na ito. Seeking God gives you love. Pagpangita daw sa Diyos, maghatag ka nito ang kinabuhi. Number three, those who seek God find strength. Seeking the Lord will find His strength. If we want strength in our serving God, we must to seek God. Because in seeking God will find us spiritual strength. Palagpag sa Diyos, mga kapatid. Point number four, seeking God fills you with joy and gladness. Ang pagpagita sa Diyos, maghatag ka lang ng kalimay ng pagmaya. Muna hinungaan, bisan ang we will sit in God. Baka nagkaragong kalimbay.
deliverance. Ang pagpili, pagpakita sa Diyos, nagdala ka na ito sa katawasan. Amen. Palakpak sa Diyos. Number 6. Discernment, understanding and wisdom comes to those who seek Him. Kaalam o pagpanabot mo'y makatunan ngayon mga tao na nagita sa Diyos. Everybody see, praise the Lord. Ikapila na. Number 7. Seeking God infuses hope. Ang pagpagita sa Diyos, naghatag ka na kung paglaan. Number, if those who seek Him are rewarded lacking no good thing. Bisan din siyang nagita na niya, di nakulangan sa ayaw buta. Palapak sa ginagawa, Number 9, seeking God's kingdom leads to righteousness. Moreover, the Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And the last number, matod pa rin, satisfaction is found in seeking. Ang kasabawan makapagan lang sa pagpagita sa kung sabihin ang Diyos kang sulunin timani ang mga pulong sulunin sa mainin ang inyong amahal ng alagad ka nato alagala ako sa tinutanay kapag alagad bugos mong kasing-kasing kaya ang Diyos tasalim unsa ang palapak sa Diyos, palapak sa Diyos. Isaiah 55, verse 6. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye His name while He is near. Unyang second verse na lang. 55:5 man. Sa verse 6. Pabiyayin sa daltan, ang daltan niya ang dalang. Pabiyay ang iyong daw na una. Pabalita siya sa Diyos na naghatag sa mga nagayakon ng kapasalan. Di ka pwede ang tao, di pwede magita o Diyos kung tunay kadautan ang iyong kailanman. Dili mo nakaplatan ang Diyos kung daotan ang iyong dalang. Everybody is in praise. Brothers, incidentally, ako na hagugma kanila na nahigugma ka na ito. Kadtong nagasintangot pagpagita ka na ito, makakapla ka na ito. I believe that God is love. Ang panwa siya ng pataka, bisang kinsa na lang iyang hinugma ko. God is love sa kanang mga tao. Pero ngayon, ang brothers, kihigugma ko katong nahigugma ka na. Salamat po sa tarangin ko sa simbahan nga nung iyan ni Tarihan Lawa tungkol kayo pagsiyo sa anong pagigod makalaya sa anong pagkay makalaya na mao ang bantungan bere tinuod ka Diyos na dahil alagawin sa tinuok ng ginabuhi sa tambay ginabuhi pa. Maraming and His praise shall be continually in my mouth. Mga kapatid, hanggang may buhay pa tayo. Mga kapatid, kailangan ang ating nalababa, makabubat pa.
4, send me that you may live. Pangita ako kung mabuhi kami. Si Paniya, o saan na si Paniya sa Bisaya? Sa Karyansa. Kung saan ang si Paniya sa Bisaya? Si Panayo. Sophonias. Sophonias verse 3. Seek the Lord, all you humble of the earth, who have carried out his ordinance. Seek righteousness, seek humility. Perhaps you will be hidden in the day of the Lord's anger. But for battle panis Sophonias, pangita ang Diyos kaming tanan maaghob sa lupa. Pangita ang pagkamatayon. Tingali kamo taguan sa Diyos sa agaw sa iyang kapunod. And we are now in the Lord's anger. Sa mga agaw atong kipayaan, misugod na ang iyang kapunod. Atong mga tao, why pagtagat, why pagunakuna kaniya, why pamarandong kaniya, kaunta, yung edyo sa Jeremiah 59:13. You will seek me and find me when you search me with all your hearts. 59:13. Kung pangitaon ko ninyo, makaplagan ko ninyo. Ilagin na kung pangitaon ko ninyo sa tibuo ninyong kasi. Amen. Palagpak sa Diyos. Last, daghan pa ninyo ng versikulo. 85 verses na. 85 verses talking about seeking God. Kung pinto, ang Ginoo ng sukong sukat sa langit, paninaw, ibabaw sa mga anak sa mga tao. Sa pagkataw, kung may usapa na nakasabot na nagita sa Diyos. Pag inong nagkataw, ipinawan din. Kung doon na ba kung may nakasabot sa iyo na, doon na ba iusap na nagita sa Diyos? Salamat na naglingkot ang ilong simbahan.